there's still more to come. We know you'll finish what you've begun. Battles may rage, but we will not fear, 'cause we know our victory is standing right here. Heaven's on the round, heaven's on the round, Jesus is near. I can see it now. Welcome once again to our Sunday worship service. This service is brought to you by cooperation of Malabon Community Church and the Botas Christian Community Fellowship, MCCF. We are here now on our last Sunday of January. This is the first time I'm seeing you in January, so let me greet you happy New Year. But at the same time, I want to greet you in advance happy Valentine's as we enter the love month of February. We are now still talking about how to get closer to God with Pastor Arnold's series of messages. But before that, let me read you this verse from Psalms 5 verse 3. Lord,
every morning you hear my voice. Every morning I tell you what I need, and I wait for your answer. Isn't it amazing that we are able to talk to God anytime, anywhere, anyhow? So let's start our day now by doing that. Put ourselves in the presence of God, and let's say a little prayer for this Sunday worship service. Lord, thank you for today, Lord, that you have given us a new day. Thank you for the past week that you have blessed us. Thank you for all the blessings, all the challenges, and all the things that you have been doing sa buhay namin, Panginoon. Kami nga po ay lumalapit ngayon sa iyo ngayong umaga, at we offer to you, Lord, this time that we are worshiping together online. Give us that grace, Lord, and your presence is with us. We know that, and we believe that. Cleanse our heart, Lord. Make us worthy to come to you and offer our life to you, Lord. We lift up to you this hour, our praise and worship team, our Bible reader, our Pastor Arnold, for being the channel of your word to all of us. Open our hearts and our minds as we listen to your word. And give us that joyful heart also, Lord, to serve you each day and every day of our lives. We give you back all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So ngayon nga po, bago tayo magpatuloy, tayo po ay pangungunahan muna ng ating praise and worship team. Rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Thank you.
Thank you, MCC Praise and Worship Team. Talagang masarap sa pakiramdam ang magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit at ng musika. Kung kayo po ay pinapakausapan or may naririnig kayong voice na parang masarap sumali sa Praise and Worship Team, ha? Don't hesitate. Just contact either Kuya Richard Roque or Ate Roda Roque. And they would let you know how to be part of our praise and worship team. Also, for those who wants to lead our morning services, like MCing like this, you don't have to be like a celebrity, but I'm sure if God is talking to you and you want to use your time to help our virtual worship service, given that this pandemic time, we don't know when will it really end, and we really don't know when will God bring us back to our physical structures at church. Let us know, and we will be happy to assist and guide you. So as we continue with our service, Ate Sinya will lead us in a Bible reading to lead us to the message of Pastor Arnold, talking about how prayer can really help us be closer to God. It's really, really important to have that time. And talking to God doesn't just mean that we're the one talking. Sometimes we just be quiet and listen to what God is telling us. So prepare ourselves and let us listen to the Word of God. Pagbasa sa Aklat ni Mateo, ika-anim na kabanata, talatang 7 hanggang 15. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahinawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundinawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama.
Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang Panginoon ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hello everybody, from my home to yours, God bless you at magandang umaga po sa ating lahat dito po sa ating pong online service ng Malabon Community Church, ang Mother Church. At ang katulong po natin, welcome sa Nabotas Community Christian Fellowship. Salamat po sa inyong tulong upang maging available po itong video na ito. Patuloy po tayo sa ating pong series na pinag-aaralan, A New You for a New Year. Actually, baka umabot pa tayo ng February nitong series na ito. Pinag-uusapan po natin dito, ano ba talaga ang kailangan upang magkaroon tayo ng pagbabago? Usually kasi pagka January, meron tayong mga goals na gusto nating baguhin sa buhay po natin. Marami po tayong mga magagandang intentions. No, nagpapasimula po tayo ng maayos, no? Papayat tayo, liliitan tiyan natin, no? But yung momentum na 'yon sa pagsisimula po natin ay minsan hindi nagpapatuloy. Ilang linggo lamang, parang nanghina na tayo, wala na yung momentum na 'yon at walang nangyari. So ngayong linggo na ito, gusto pong talakayin po natin, gusto kong pag-usapan po natin, the prayer that changes you. Ano ba yung panalangin na ito? Last week, tinignan natin, ano ba talaga yung pwede magbago sa atin na kinakailangan palang ihandog natin ang ating sarili. Ngayon naman, gagamitin po natin ang Lord's Prayer na maging pattern. Okay? Sa pagbabago po natin. Specifically, titignan po natin yung Lord's Prayer and actually paano ito magiging modelo or pattern sa buhay po natin. Kung tatanungin po natin ang mga doktor, no? Sasabihin po nila, ang pinaka-importanting meal sa buong maghapon, alam na natin yan, yung breakfast. Diba? Yan ang pinaka-importanting pagkain natin because kung paano mo simulan yung araw mo, ito'y makakapag-impluensya ng the rest of your day. And listen, this is true also sa ating pong spiritual life. Hindi lang sa physical life, kundi sa spiritual life, sa emotional life po natin. The way you start your day with your attitude determines the rest of your day. Sulat niyo po ito. Okay? The most important part of my day is my time alone with God. Yan po ang pinaka-importanting bahagi ng araw natin. My time alone with God. Hindi po natin pinag-usapan dito kung gaano kahaba ito. Okay? Siguro, maikling panahon lang yung, konting panahon lamang ito. But certainly, ito po yung pinaka-importanting bahagi ng araw po natin. My time alone with God every morning. Because, bakit ko sinabing every morning? Kung titignan po natin sa Bible, no? Marami pong mga character sa Bible na ginawa nila yung kanilang quiet time sa umaga. Iba-iba yung tawag natin. Yung iba, quiet time, no? Yung iba, morning devotion. Yung iba, daily devotion. Kahit na ano pang tawag po natin dito. Okay? Ang gusto ko po sabihin po natin, when you spend time alone with God, with
5 minutes siguro yan, 10 minutes siguro yan, 15 minutes, 20 minutes, kalahating oras o isang oras, ano man yung ginagawa po natin, ano man yung tawag po natin, ito po ang thermostat ng ating pong spiritual day o spirituality sa buong maghapon. Okay? So, nabanggit ko na kanina, kung titignan po natin sa Bible, pwede po natin ipakita sa inyo yung mga habit na mga character dito. Great people of God, kagaya ni Jacob, ni David, ni Samuel. Nag-quiet time po sila, nag-devotion sila in the morning. At iba pang mga hari, si Elijah, si Elisha, of course, ang ating Panginoon Hesukristo. Ito po yung kanyang nakaugalian o yung pattern niya pagising sa umaga, no? Nag-spend time alone in prayer sa ating Ama. Basahin po natin sa Psalm 5 verse 3. Okay, dito po sa screen at nasa sermon notes po natin. By the way, marami po tayong mga Bible verse na babasahin if a flash na wala po sa sermon notes nyo. So kung na-download po ninyo, mag-take notes po kayo, isulat po ninyo itong mga verses na ito. Psalm 5 verse 3, Lord, every morning, hindi occasional ha, every morning, you hear my voice, every morning, I tell you what I need and I wait for your answer. Okay? Yan po ay si David na nagsasalita. Sinasabi niya yung kanyang ginagawa kapag ka quiet time niya with God. Ang gusto ko pong gawin po natin ngayong weekend na ito, una, explain ko po ano ba yung apat na components ng quiet time. Ano ba yung nilalaman ng quiet time natin? Then, gusto ko pong i-explain yung anim na elements na talagang makakatulong sa atin para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin using yung The Lord's Prayer. Okay? So, you can have time with God every day and it doesn't change you. Ayaw po natin yun. Marami po akong alam. Ang dami nilang, madalas nilang basahin yung Bible. Every day. Pero walang pagbabago sa buhay po nila. Okay? So ayaw po natin to. Gusto po natin na magkaroon ng resulta sa buhay natin. It's how you do. Hindi lang yung binabasa mo. Kundi kung anong ginagawa mo. Yun po yung malaking difference sa buhay po natin. Okay, so let's start po. Four parts of a quiet time. Ito yung four components ng ating quiet time. Number one, read God's Word. Yan po yung unang gagawin natin. Sa ating pong quiet time, basahin natin ang Bible. Hindi mo kinakailangan marami yung babasahin mo. No, just read enough hanggat nakapag-speak sa'yo ang Diyos and then you stop. Hindi po yung paramihan ng binabasa dito. No, no, no. It's just you read and hanggat nangusap sa iyo ang Panginoon, then you stop. When I say read God's word, okay? You don't have to read. Let me explain 'yon, ano? Sabi ko read God's word, pero sabi ko you don't have to read. I mean, if you don't like to read, may mga tao kasi na talagang hirap sila sa pagbabasa or ayaw nila, parang tamad silang magbasa, no? You can listen to God's word. Tama po ba 'yan? No? So, kung hindi kayo reader, if you don't like to read, hindi kayo mabasa, you can listen to God's Word. Okay? Ang dami pong mga Bible application sa inyo pong mga smartphone na ang daming mga audio Bible po dyan. Kagaya ng ginagamit sa mga anak ko, ng asawa ko, no? At yung iba po sa atin dito, yung YouVersion.
No, YouVersion Bible app. Dito po merong mga audio Bible, yung iba pa nga eh, yung dramatized Bible, especially yung New Living Translation. Wala pong binabayad sa akin ng itong YouVersion na to para i-promote ko po sila, no? Pero dito po ako talaga nag-i-enjoy yung pinapakinggan ko yung Bible. Yung akin pong Bible reading, let me explain lang, no? Yung akin pong Bible reading for 1 year, ginagawa ko po siya, pinapakinggan ko yung audio Bible at the same time sinasabayan ko. Mas madali kasing basahin kung sinasabayan ko. Enjoy ako doon. Yung New Living Translation, dramatized pa siya, nakakatuwa siyang pakinggan. So, ang point ko lamang po dito, kung hindi kayo mabasa na tao, huwag niyong pipilitin. Just listen to God's word. Again, ang point po natin, gusto po natin mapakinggan ang salita ng Diyos. Okay? Kasi naman pilitin natin, tapos hindi naman magtatagal. Okay? So hihinto na tayo dahil napagod na tayo. Pero if we enjoy listening, go ahead. Okay? So, importante po dito, it is not no more spiritual na binabasa mo yung Bible sa leather-bound na Bible. Or kesa naman nakikinig ka lang sa iyong smartphone, pareho lamang pong salita ng Diyos po 'yon. Okay? Kagaya ng pag pinapa-download ko po sa inyo yung sermon notes at nandun po lahat yung mga Bible verses natin, spiritual din po 'yon. God's word din po 'yon. Okay? Or if put them in the screen right now, pina-flash namin yung mga Word of God dyan, Word of God pa rin po yun. Okay? Whatever format na ginagamit po natin, salita pa rin po ng Diyos yun. Ito po yung gusto kong sabihin. Starting tomorrow, ito po yung gusto kong gawin ninyo. Starting tomorrow, I want you to start reading through the book of Proverbs at saka book of John. Dalawang aklat po ito, yung isa sa Old Testament, yung isa naman sa New Testament. Gusto kong basahin niyo po ito, one chapter a day. Especially yung Book of Proverbs, 31 chapters po yan. So sa loob po ng 1 month, mababasa po natin yung Book of Proverbs. And just listen to God kung anong sasabihin niya sa atin. No? So, I can tell you many times in my life na nag-quiet time ako in the morning. Okay? So, nangusap sa akin ang Panginoon doon sa katotohanan na yon. And then, later on, merong nagtanong sa akin, nagpa-counsel sa akin, and the same materials that I read, yun yung kailangan ng tao na yun. Okay, ito po nangyari din po ito sa kay Isaiah. Okay? Sa Isaiah chapter 50 verse 4, ganito po yung mababasa po natin. The sovereign Lord has given me his word of wisdom. So binigay ng Diyos yung word of wisdom kay Isaiah so that I know how to comfort the weary. Ang dami pong ngayong pandemic, ang dami pong mga nalulumbay, ang dami nalulungkot. Sabi pa, morning by morning, he wakens me and opens my understanding to his will. Ang dahilan kung bakit napaka-wise po ni Isaiah is because every morning, gigising siya and he spent time alone with God and His Word. Kung gagawin din po natin ito, okay, you will become wise. Okay? I don't care kung gaanong education meron tayo. You will become a wise person if every day you spend time sa Kanyang salita, you will become wiser. Okay? So you spend time with God's word. Second thing. The second thing that we need to do in our quiet time. Una, read God's word. Second, you be quiet before God. Be quiet before God. Okay? Kaya nga tawag natin quiet time. You be quiet before God. Okay? Yung iba po, yung quiet time nila sa sobrang tahimik, ang
Umahaba po, kinabukasan na yung tapos ng kanilang quiet time. Nakatulog na yata sila doon. No? So you be quiet before God. The reason bakit importante po ito ay dahil isa sa mga major source ng ating pong stress sa buhay. Okay? If you don't create time in your life for quietness, may stress po kayo. Yan po ang number one source ng stress. Sobrang maingay ang buhay po natin. Yung katawan po natin, okay, kailangan po niya ng certain quietness. Narinig na po natin yung noise pollution. Tama ba yun? No, alam na natin yan. Ito. Importante din po ito kagaya po ng water pollution, tsaka ng air pollution, or any other kinds of pollution. Noise pollution, ang ibig sabihin lamang po nito, sobra, there is too much noise or sound in your environment. No, you don't have enough quietness in your life. Kaya noise pollution siya. In fact, yung iba pong mga tao, addicted na po sila sa ingay. Dahil hindi nila matiis yung sobrang tahimik o yung tahimik. Lagi nakabukas yung radyo. Lagi naka-on yung kanilang Spotify. Lagi nakabukas yung kanilang TV. Lagi merong nangyayari. Gusto nila merong ingay palagi. If you cannot handle quietness, ibig sabihin lamang po nito, addicted kayo sa ingay. And you don't realize kung gaanong stress ang dinudulot sa buhay po natin ng ingay na ito. Kung babawasan lang po natin yung ingay, mas less yung stress po natin sa maghapon. Okay? So you will actually be less stress sa buhay po ninyo. If you spend even small, hindi mahaba, small amount of time na tahimik when you spend time before God. Marami po sa atin, kilala po natin si Job o si Hob. Okay? Sa Job chapter 3 verse 26, ito po sabi ni Job, I have no peace, no quietness. I have no rest but only turmoil. No peace, no quietness, no rest, only chaos or only turmoil, sabi ganun ni Job. Sabi po ng Panginoon, I want you to spend time before me in quietness. When you spend time quietly before God, just be quiet para kayong nagre-recharge ng inyong battery. You get connected with God, nare-recharge po yung inyong emotional battery. Alam niyo ba yun? Nade-drain kasi yung emotional battery po natin. So we need to spend time quiet alone with God. No? Naka-charge yung ating emotional battery. Ang ginagawa po ng quiet time natin is it recharge yung ating emotions. Okay? Napupuno yung ating emotional tank because of that quietness. Bigyan ko po kayo ng dalawang example sa Bible. Isaiah 30 verse 15. This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and confidence is your strength. Narinig yun? In quietness and confidence is your strength. If you are quiet before God, magkakaroon ka ng confidence, magkakaroon ka ng new strength. Ibig sabihin na to, malalampasan mo ito maghapon na to na mas maayos kung
nagkaroon ka ng quiet time. Marami sa atin, no? Sorry na lang, pero ito po yung katotohanan. Marami sa atin, pagkagising nila, anong ginagawa nila? Chine-check agad yung notifications ng kanilang social media. Aray po ba? Okay. The worst thing that you can do pagkagising po ninyo is i-check yung notification ng inyong Facebook o ng Messenger ninyo. Pangalawang worst dito, no, pagkagising ninyo, bubuksan nyo agad yung balita. Makikinig agad ng balita. Pinupuno ninyo agad yung utak ninyo ng mga bad news. You need good news before you listen to bad news. Dahil sinisimulan mo yung mood mo sa maghapon eh. Okay? So sabi ni David, in quietness, sabi na Isaiah, in quietness and confidence is your strength. Here's another one, Isaiah 40 verse 31. Alam na natin itong verse na ito, chapter, itong talata na ito. But those who wait upon God, just be quiet. Okay? God is there. God, is there anything that you want to say to me? Those who wait upon God get fresh strength. They spread their wings and soar like eagles. They run and don't get tired. They walk and don't lag behind. Naranasan na ba ninyo na pagdating matapos yung mag-isang linggo ninyo ay parang pagod na pagod kayo, parang exhausted kayo? It's because you're not spending any time in quiet time eh. Hindi nyo na-charge yung inyong battery. So what do? First, you read the Bible. Hindi marami, just enough na makapag-speak sa'yo ang Diyos. Then, be quiet before God. Just let God speak to us, to you, to me. And, alam nyo, ang salita po dyan sa Bible, okay, being quiet and thinking about what you just read, it's called meditation. Meditation. Okay? Bible says meditation. Ang ibig sabihin ng meditation is focused attention on the Word of God. Yung po ibig sabihin ng meditation. Actually, kung titignan po ninyo sa dictionary yung salitang meditation, ang synonyms na ibibigay sa inyo ng meditation ay yung salitang rumination. Rumination. Tinanong ko po kay Google yung rumination, pagmumuni-muni. Alam nyo ba yung rumination kung ano ito? Ito po yung sistema ng pagkain ng baka. Cow. Okay, facts. Alam niyo ba yung baka ay merong apat na bituka? I-Google ninyo. No? Ang baka po ay merong apat na bituka. Meron silang apat na components sa kanila, sa stomach nila. Okay? So, ang gagawin ng baka, ngunguyain niya. Kakain ng damo, ngunguyain niya itong damo na ito. So, ngunguyain niya. And then, ilulunokin niya. Actually, yung unang bituka, ang pangalan po ay rumen. Hindi yung ramen, ha? Rumen. Yun ang unang bituka. So, dun papasok yung kinain niya. And then, idadigest niya. Maiikot doon, ikot doon. And then, pag natapos niya na idigest, magdidigay siya, magbaburp siya, lalabas ulit itong damo na ito, ngunguyain niya ulit, ngunguyain niya. No, this time, mayroon panibagong flavor na yung kanyang ginunguya na ito. And then, ibabalik niya ulit. Nasa second bituka na siya ngayon. No, hanggang dun sa process na yon na makarating dun sa pang-apat na bituka. Over and over, ngunguyain, luluwa, ngunguyain, luluwa. No, yun po yung rumination, yung process ng rumination. Bakit ginagawa po ng baka ito? Ginagawa po ng baka ito upang makuha niya lahat yung sustansya, yung nourishment ng damo na kanyang kinain. Yung process ng rumination. Okay? Sabi ko, ito yung synonym ng meditation. Meditation, listen, is thought digestion. It means
you think about something na nakapokus ka doon sa salita ng Diyos na yon at nakapokus ka repeating it over and over and over in your mind hanggang makuha mo lahat yung nutrition ng salita na yon. Binasa mo yung talata sa Bible na to and you think about it, you think about it, you think about it, you think about it, just kind of talagang pinag-iisipan mo lang, pondering over and over in your mind, ruminating it. Ilan po sa inyo ang marunong mag-worry? Okay. Sige nga, i-hit nyo nga yung like button dyan sa comment part na yan, yung kung marunong kayong mag-worry. Okay. Alright, ang dami, di ba? Lahat tayo marunong mag-worry. If you know how to worry, listen, alam nyo na kung paanong mag-meditate. Hindi ko na kinakailangan turuan pang mag-meditate kung alam ninyong mag-worry. Bakit? Kapag ka iniisip mo yung negative idea, you think about it over and over and over again, worrying yon. Iniisip mo yung problema na yun, paulit-ulit eh, worrying na yon. And napansin nyo ba? Habang iniisip ninyo, palaki ng palaki yung worry ninyo, yung problema ninyo. It gets bigger, di ba? So yung negative thoughts, think about it over and over, worry yon. Pero, if you think about positive thoughts like the scripture, Bible scripture, you think about it over and over and over and over again, it is called meditation. Alin sa tingin ninyo ang mas makakabuti sa iyong mga sa taon na ito na 2022? Worry or meditation? No doubt, di po ba? Meditation. Meditating on the truth. So, yun po yung pangalawang part ng ating pong quiet time. I focus on God. God, is there anything you want to say to me about dito sa nabasa ko? And just sit there and be quiet and let God speak to you. Number three parts ng ating pong quiet time, I talk with God. I talk with God. Okay? Of course, prayer po yan. Pansinin ninyo, sinabi ko, I talk with God. Hindi ko sinabing I talk to God. Hindi ko sinabing makikipag-usap sa Diyos. Makikipag-usap. Hindi ko sinabing kausapin ang Diyos. Why? Because prayer is a conversation. A communication. Hindi one-way communication lang. Conversation, makikipag-usap. Some of you, masalita tayo, wordy tayo sa ating pong mga prayer. Okay po yon. Kung marami kayong nasasabi sa Panginoon, no, marami kayong mga salita na ginagamit sa kanila sa Panginoon, okay po yon. Okay? Pero some of us, we are not good at words. Tama ba doon? Minsan, hindi natin alam ang ating sasabihin. Minsan, ang prayer natin, hey God, I love you. And then, tahimik ka lang. You just sit there for a minute and then hinihintay mo. That's okay. Hindi po kinakailangan constant yung pagsasalita mo. Yung iba pa nga eh, pagka hindi nila alam sasabihin nila, yung in-between nila ay hallelujah or praise the Lord eh. Habang nag-iisip sila ng sasabihin pa nila, you know, it's okay to be quiet. Then you get another thought and then sabihin mo sa Panginoon yon. Then you wait and then sabihin mo sa Panginoon ulit yun. It's okay. Again, hindi po tayo pahabaan ng prayer po dito. Okay? Hindi po ito speech. I mean, hindi naman siguro mawawala ng attention ng Diyos sa atin. Kagaya ng devotion natin last Wednesday, di ba? He is a good listener. No? Pagka tumahimik ka, nandiyan pa rin siya, hindi kanya iiwanan. Hindi tayo nakikipagkompetensya dito sa pagandahan ng pangungusap sa ating pong mga prayer.
The more flowery yung prayer natin, it doesn't, hindi mas mahalaga yon. What He wants to know is what is in your heart. Ano nasa puso mo? What do you really feel? Ano ba yung nakakaagaw ng attention mo ngayon? So you just talk with God. Number four things that you need to do. Sa ating pong quiet time, most people, they don't do this eh. Most Christian, they don't do this. I review my day and my goal with God. I review my day, yung goal ko with God. Okay? Titignan ko yung schedule ko. Okay, ito yung dapat kong gawin sa maghapon na ito. Ito yung mga activities ko. Ito yung schedule ko. Okay, God, here's my schedule. So, yes, you need to set goals. But more than setting goals, you need to review yung goals ninyo. Most people, hindi nila ginagawa ito. Beginning of the year, sinusulat nila, ginagawa nila yung goal nila, and then wala, natatambak na lang yun. Ang dami nilang goal, pero hindi na ni-review. Hindi na binalikan, hindi na pinag-pray. Kaya nalilimutan na. Sabi nga, without review, I will lose my view. Tama ba yun? Without review, I lose my view. So, kailangan reviewin po natin yung mga goals natin in life. So, I sit down and review yung goals natin. If you set some goal this year, ito kailangan po ninyong gawin. Sulat po ninyo yan. Okay, gawa kayo ng poster. Kung magaling kayo sa art, gawa kayo ng poster. If not naman, okay lang. Basta i-type nyo lamang yan. No? Gawa kayo ng kopya, i-type ninyo yan, ipit nyo sa Bible ninyo. Every time nabuksan yung Bible ninyo, nandun yung mga goals ninyo para ma-review mo. Okay? So yun po yung, ito po yung apat na components ng ating pong quiet time. And tomorrow morning, kapag ka nag-devotion kayo, I want you to practice itong apat na ito. Okay, part 2 ng ating pong sermon na ito. Ito naman yung template of a quiet time based on the Lord's Prayer. The Lord's Prayer ay hindi lamang po ito prayer. Ito po yung bahagi na binasa kanina ni Ate Senya, di ba? So, ito po yung modelo para sa buhay po natin. No? Napakagandang panalangin po ito, pero niminsan hindi po sinabi ng Panginoon na ipanalangin natin itong prayer na ito. Tama ba yun? No? Dahil hindi po talaga ito yung... Wala pong masama pag pinag-pray natin yung Lord's Prayer, pero hindi po sinasabi ng Panginoon na ito mismong eksakto ang ipag-pray natin. Ang Lord's Prayer nasa Matthew 6, nasa Luke, nasa aklat ni Lucas din, no? Pero sa Matthew 6, 7 to 9, again, ito yung binasa kanina ni Ate Sinya, ganito po yung mababasa po natin. Okay? Basahin natin. And when you pray, don't be like those people who don't know God. They continue saying things that mean nothing, thinking that God will hear them because of their many words. Don't be like them, because your Father knows the things you need before you ask Him. So, when you pray, you should pray like this. Kung na-download po niyo yung sermon notes, pakibilugan niyo po yung salitang like this. Pansinin po ninyo, hindi po sinabi ng Panginoon, pray this. Ang sabi po niya do, you should pray like this. Ibig sabihin po, ito po ay pattern. Okay? So, kahit sa anong talata, verses, ibang part ng Lord's Prayer, wala kayong makikita o mababasa na pray this. No. Either sa Luke o dito sa Matthew, wala tayong mababasa na pray this prayer. Pero ang sinasabi po ng Panginoon dito, no, na ito yung gawin ninyong panalangin o pattern. Dahil ang mismo Panginoon mismo nagsasabi na huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Yung vain repetition.
So bakit niya sasabihin sa dito na ipanalangin niya ito mismo? So hindi po, okay? So nililinaw po natin ito. Ito po ay isang pattern lamang. Alam niyo sa Greek, ang sabi po dito eh, after this manner, pray like this. Sa original Greek na pagkasulat, after this manner, pray like this. So nagbibigay po siya ng modelo, not yung actual words na gagamitin natin. Ang sinasabi niya, ito yung kaparaanan na kailangan ninyong manalangin. So ito po yung mga principles na pwede nating i-forma yung ating pong mga panalangin. Ito yung mga template, ito yung modelo na kailangan natin gawin. Pray like this. Okay? So tingnan po natin agad. So gusto ko pong gawin ninyo tomorrow morning, when you wake up and do your quiet time, ito yung pattern na gawin po natin. Six things based on the six praises sa Lord's Prayer. First thing, okay? You spend time alone with God as you begin your day. Una, yung prayer of connection. Prayer of connection. Ayan po yung unang kataga. So verse 9, our Father in heaven, hallowed be your name. Okay? So it all starts with God. Hindi magsisimula sa'yo. It doesn't start with you. It starts with focusing on God. Diba sabi sa Bible, be still and know that I am God. So you begin by connecting with God, our Father. Ito po yung first step dito sa anim na ito. Okay, first step. I think about how much God loves me. I think about how much God loves me. Ito po yung unang dapat nating gawin sa ating pong quiet time or time alone with God. You just sit down and you think about how much God loves you. You don't think about your problems. You don't think about yung lahat na dapat mong gawin sa maghapon na to. You don't think about yung goal mo. You don't think about yung kasalanan mo. You don't think about yung kung paano ka pumalpak. You don't think about yung mga worries, yung mga problems mo. You think about how much God loves you. Iniisip mo na gaano ka kamahal ng Diyos, Ama. Ang sabi niya, our Father in heaven, hallowed be your name. Anong klaseng Ama ang ating Diyos? What kind of Father is God? Well, napag-aralan natin to sa 40 days of prayer. God, our Father, is a loving Father. He is a compassionate Father. He is a caring Father. He is a close Father. Malapit siya sa atin. He is a capable Father. He is a competent Father. Kaya niyang gawin ng lahat para sa atin. Yung Heavenly Father natin really can do anything. So, ang ginagawa natin dito is pinapaalala mo sa sarili mo what kind of God is like. Just stop and focus dito sa katotohanan na ito, our Father in heaven. Ano ba talaga ang katulad ng Diyos? God is love. Alam niyo ba yan? God is love. God will never love me anymore kung ano pa yung pagmamahal na binibigay niya sa akin ngayon. At hindi mababawasan yung kanyang pagmamahal gaya ng pagmamahal niya sa akin ngayon. God could not love me less because God's love ay hindi nakabase sa akin. Ang pag-ibig niya ay base sa kanyang character. God is love. God loves me no matter what. Ang sabi nga noon, our Father in heaven, hallowed be your name. Hallowed be your name. Ang dami po mga pangalan ng Diyos sa Bible.
Okay, nagkaroon tayo ng series nito eh. Kung gusto nyo panoorin po, I would like to suggest na balikan nyo po yung September 5, 2021. Ito po yung series natin na pinag-aralan natin lahat ng mga pangalan ng Diyos, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, the Lord is my peace, the Lord is my banner, the Lord is my shepherd, lahat ng mga different Hebrew name ni God na ito. Alam nyo ba na bawat pangalan na ito ay sagot o gamot sa ating pong mga negative emotions? Okay? No? So reviewin niyo po September 5 sa YouTube channel po ng Malabon Community Church, no? September 5, 2021. Ito po yung series natin na pinag-aralan natin yung mga pangalan ng Diyos. Lahat po ng mga bagay na ito, you wouldn't have lahat ng mga bagay na ito dahil nandyan ang pangalan niya na tutulong sa atin. So, when you say, Hallowed be your name, tayo po ay nag-meditate, iniisip natin, no? God, I want to know you more. I want to know your name because ito po yung makakatulong sa akin para sa aking mga pinagdadaanan. So, the more I get connected to God my Father, by the way, ito pong susi na ito, ito pong part na ito, ito po yung susi sa ating pong emotional health. Okay? So ngayon pong 2022, the more you get connected to God, the more emotionally healthy magiging yung buhay po natin. Mababawasan yung depression natin, mababawasan yung takot natin, mababawasan yung anxiety natin, mababawasan yung galit natin, yung bitterness natin, lahat ng mga negative emotions na ito, tutulungan tayo ng Diyos because God, sabi niya, His name, tutulungan niya tayo. Ephesians chapter 3 verse 18 to 19. Let's read this verse. And may you have the power to understand how wide, how long, how high, and how deep His love is. Pansinin po ninyo, four-dimensional yung pag-ibig ng Diyos. Wide enough to include everybody. Long enough to last forever. High enough, sabi nga noon, they jump over you. And deep enough to handle any problem. Let's continue the verse. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God. Ito po yung prayer. Ito po yung prayer ko para sa inyo ngayon 2022. Na ma-experience po ninyo, hindi lang malaman, ma-experience natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito po yung magiging resulta if you know and experience God's love. Sabi nga noon, then you will be filled with the fullness of life. Dalawa, fullness of life and the power that comes from God. Kailangan po natin yan. Bukas, pagsimula natin ang umaga natin, kailangan natin itong dalawang bagay na to as you start your day. You need the fullness of life and you need the power of God. At saan mo makukuha yun? Yung dalawang yun. You get them from experiencing the love of God. That's why the first thing that you need to do in your quiet time, you stop and think about how much God loves you. You don't think about anything else. You think about our Father in heaven. You love me. Hallowed be your name. You love me. So when kapag nagawa mo yon, no, you're going to get yung power and fullness of life na binibigay ng Panginoon. Ang sinasabi ko po dito, you start your quiet time really with an attitude of
praise with an attitude of gratitude. Sinasabi po ng mga doktor, ito daw po ang pinakamainam sa ating pong kalusugan, yung attitude of gratitude. So you start your day with an attitude of thanksgiving. Okay? Yung iba po sa atin dito, some of you spend time singing. Okay? Meron po ang alam. Sabihin ko na si Ate Ace, before she starts yung kanyang morning devotion, she listens of Spotify yung mga worship song. Yung mood niya, sineset niya sa pagpupuri, pagpasalamat sa Panginoon. And that's fine. You listen to some praise music. Okay? Pero, again, if you don't like music, okay lang po. Okay lang kung hindi kayo mahilig kumanta o hindi kayo ma-music, it's okay. Just have that attitude of gratitude. Kung ano po yung maganda para po sa atin. Okay? So think about how much God loves me. Second step. The second step in my quiet time is what we call the prayer of surrender. At ang talata po natin dito, verse 10, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Ito naman po yung susi sa ating pong spiritual health. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Ito naman po yung second step. The second step is, I offer all my life to be used for His purpose. I offer my life para sa kanyang kaluwalhatian. So ito po yung una, yung prayer of connection, our Father. Diba? I know that you really love me. Then, yung prayer po ng surrender, your kingdom come, your will be done. Ito po yung magbibigay sa atin ng kalusugan sa ating pong spiritual life. Bigay ko po sa inyo yung susi po ng tagumpay. The key to success in your life. Okay? Kung gusto po ninyong magtagumpay sa buhay po ninyo, stop trying to include God in your plans. Huwag niyong isali ang Diyos sa inyong mga plano. Instead, ask God to include you in His plan. Okay? Yun po yung kung gusto natin magtagumpay. Stop saying, God, ito po yung plano ko. Okay? Ito po yung mga goal ko. I-bless mo nga itong plano ko. Pagpalain mo nga itong plano ko. No. Huwag natin sasabihin yun. Imbis ganito sabihin natin, God, ano po ba yung mga bine-bless mo? Ano po ba yung mga plano nyo? Isali nyo ako dyan sa mga plano nyo. Because God does not sponsor yung palpak. Yung mga plano niya ay laging nagtatagumpay. Na-discover ko po, no? Madalas yung mga plano ko palpak. Hindi sila umuubra. Pero yung plano po ng Diyos, they never fails. So if you want to be successful, sabihin mo, Thy will be done. Thy kingdom come. Lord, gusto ko nandyan sa programa mo. Kung ano yung programa mo, sige, dyan ako. Ito yung ganyan, yung plano mo, dyan ako sa plano mo. Gusto ko yung agenda mo. So I offer my life to be used for His purpose. Sa akin pong personal life, hindi ko hahayaan sumayad yung paa ko sa sahig. Galing ako ng kama eh, di ba? Bago sumayad yung paa ko sa sahig, hanggat hindi ko pinapanalangin, Lord, I offer my life to you. I offer my life to you. So, bago pa lang ako bumangon, Lord, I offer my life to you. Once na nagawa po natin to, I can face anything. Because I know, kakampi ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. God is on my side. Siya yung defender ko. Siya yung lilim natin. And guess, siya sigurado, magtatagumpay tayo, tutulungan niya tayo.
Matthew 6:33 sa CEB version. Okay? But more than anything else, put God's work first. Do what He wants. Then the other things will be yours as well. Oh, di ba? Alam na natin itong talata na ito eh. Okay? Ito po yung pangatlong bahagi o praise ng para sa ating pong pattern ng prayer po natin. Number 3, ito po yung prayer of trust. Prayer of trust. Verse 11, give us this day our daily bread. Alam nyo, kapag naintindihan po natin ito, yung stress level po natin ay bababa. Ito po yung pinaka gamot sa lahat ng pag-worry natin. Obviously, hindi po niya sinasabi dito yung pagkain lang o tinapay lang. Give us this day our daily bread. Hindi lang po literal na tinapay yan. Ang tinutukoy niya po dito is anuman yung pangangailangan natin para makasurvive tayo sa maghapon. So ito po yung step 3 dito sa kataga na ito. Number 3, tell God. Third step, tell God I am expecting Him to meet all my needs. Yan po yung pangatlong step in time alone with God. Tell God, I am expecting Him to meet all my needs. Pwede kong gawin yun? Di ba nakakahiya yun? Yes, you can do that. Dahil sabi ng Panginoon yun eh. Yan ang inuutos niya sa atin sa Lord's Prayer. Tell God, I am expecting Him to meet all my needs. Sabi niya, give us this day. Tinuro niya yun eh. Alam niyo, gustong-gusto ko kapag yung mga anak ko tsaka ngayon mga apo ko, talagang pinagtitiwalaan nila ako. And listen, God loves it also when His children trust Him. So when you say, Lord, meron po akong financial na pangangailangan. Lord, meron akong emotional need. Lord, meron akong physical need. I need your help today. I'm depending on you to supply all my need. Notice, hindi po sinabi dito, give us this day our monthly bread. Hindi niya sinabi, give us this day our weekly bread or annual bread. Anong sabi nga noon? Give us this day our daily bread. Why? Nais po ng Diyos na magtiwala po tayo sa Kanya 24 hours at a time. One day at a time. So, hindi po niya ibibigay kompleto lahat na kung saan hindi ka na magtitiwala sa Kanya. No? Every day, you trust Him. Tuturuan Kanya magtiwala sa Kanya one day at a time. He's going to give you enough grace through the day, the power and the energy na kailangan natin throughout the day. Ito po yung napakagandang pangako. Philippians chapter 4, verse 19. Sa message para praise, you can be sure that God will take care of everything you need. His generosity exceeding even yours in the glory that flows from Jesus. Itong mga Philippians na ito, kakatapos lang po nila magbigay ng malaking offering para tulungan po yung mga nangangailangan, yung mga poor people. So sinasabi po ni Pablo dito, God is going to take care of your needs. Write this down or screenshot nyo ito. Generosity is the trigger that unlocks God's blessing in your life. I agree po dyan. Totoo po yan. In our life, kung paano kami naging generous, and then pangyayari na yon, yun din po ang nagbukas ng panibagong pagpapala sa buhay po natin. More than anything else, when you are generous, particularly sa mga nangangailangan, like the people in need
in your family, in your community. God says, I will take care of your needs. You're generous with other people, I will take care of your needs. Okay? Number four, ito naman po yung prayer of forgiveness. Verse 12, and forgive us our sins. Sa ibang version, debts or transgression. Forgive us our sins as we also forgive those who have sinned against us. Ito naman po yung susi sa relational health natin. Hindi po tayo makakalayo sa buhay na ito unless na-settle po natin yung ilan mga relational issues na pumipigil po sa atin. Opo, nabubuhay po tayo dito sa broken world na ito. None of us are perfect. May mga pagkakataon na nasasaktan natin yung iba o sinasaktan tayo ng ibang tao. Sometimes we hurt each other intentionally and sometimes naman talagang wala naman dahilan pero nasasaktan tayo ng ibang tao. When I hurt you, nagkakaroon ako ng guilt. Tama ba yan? No, sinaktan ko kayo, magkakaroon ako ng guilt. When you hurt me, magkakaroon naman ako ng resentment o galit. O magtagtatanim ako ng galit. Itong dalawang bagay na ito. Ang gamot sa dalawang bagay na ito, yung guilt at saka yung resentment, ay, alam niyo na ito, forgiveness. Kaya nga itong prayer of forgiveness na ito lang talaga ang makapagpapagaling o makakaalis, makakapagtanggal ng inyong mga emotional na basura na daladala ninyo, yung guilt at saka yung resentment, dalawang basura na daladala ninyo. Itong guilt na ito, yung kapag ka nakagawa ko ng sakit sa ibang tao, or yung resentment naman yung ginawa nila sa akin. So, kung ikaw ay naglalakad sa buhay mo at meron kang daladalawang malalaking plastic ng basura na yan, no? Yung guilt at saka yung resentment na yan, ay hindi mo marireach yung goal mo kasi hawak-hawak mo ang bigat ng mga dala mo, mga basura na ito, mga baggage na ito. Okay, so kahit na anong goal lang sinet mo, kung nandyan yung guilt at saka resentment, hindi kayo makakalayo, hindi kayo magtatagal. Dahil ang bigat-bigat ng daladala ninyo. Okay? So gusto niya na magpatawad tayo. He wants you to ask forgiveness and to release yung forgiveness din sa ibang tao. Kung gusto mong malampasan o makadaan dito sa buhay na to, kung gusto mong ma-reach yung mga goal mo, you need to take down yung mga basura na yon. Limbawa, tinanggap mo yung forgiveness ni God, pero hindi mo pinatawad yung ibang tao. Okay? Meron ka pa rin daladalang isang basura. Isa lang yung tinanggal mo, yung guilt lang. Dahil humingi ka ng tawad, sige, binitawan mo yung guilt. Pero meron ka pa rin hawak na basura ng resentment. Nandiyan pa rin yung galit mo. Hindi ka nagpapatawad. Di ba? So ganun din kapag ka yung guilt naman, pinatawad mo na pero nandyan, ikaw hindi mo pinapatawad yung sarili mo, hindi ka makamove on. So pareho mong bitawan dapat yung mga basura na ito. Through the Lord's Prayer, sabi ganun, forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. At gagawin mo ito ng araw-araw. Bakit? Dahil araw-araw tayong nakakasakit, araw-araw tayong nasasaktan. Di po ba? So you need to pray, Lord, is there someone that I need to ask for forgiveness? Lord, I need to settle ito. Sumama ang loob ko dito sa taon na to. Nagtampo ako dito sa taon na to. So you settle that before God. So ito po yung step four. Here's the step four. Receive God's forgiveness and release others. Madaling sabihin lang.
Pero marami sa ating hirap nating gawin ito. A good verse for this is James chapter 3 verse 18. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. So araw-araw nagtatanim kayo ng mga binhi. Nagtatanim kayo ng binhi ng conflict sa trabaho, sa tahanan, sa church, kahit saan. Eh, seeds of conflicts or seeds of peace ang mga tinatanim natin. If you plant seed of peace, sabi ganon, anong sabi? You will reap a harvest of righteousness, of goodness. Ibig sabihin, marireach mo yung goal mo dahil nandyan meron kang kapayapaan. Importante po ito na iayusin natin, we deal with our relational issues kung gusto nating magkaroon ng tagumpay sa buhay po natin. Now, we come sa another important element ng pagbabago natin. And kailangan natin ng prayer dito. Kung gusto natin makapag-stick sa goal natin, kailangan natin ito. Number five. The prayer of protection. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ano po ang ginagawa natin dito? I'm asking God sa aking quiet time na tulungan niya ako sa bawat areas ng buhay ko na alam kong meron akong struggle. Okay, malaki ang utang ko. Nag-set ako ng goal ko ngayong taon na to na babawasan ko, mawawala na lahat ng mga utang ko. Pero bakit nga ba ako nagka-utang? Simple lang. Gumastos ka ng sobra, bumili ka ng mga bagay para ma-impress mo yung ibang tao na hindi mo naman gusto yung mga tao na yun. Temptation po yun. Okay? If I am unhealthy, it's because hindi ko pinigilan yung sarili ko, nakainin yung mga bawal sa buhay ko, or tinatamad akong mag-workout, mag-jogging. Kaya ganyan. Temptation yun. Okay? So, if you set goals, the moment you set goal, listen, Satan is going to start tempting you na huwag to pa rin yung goal na yon. Sigurado po yon. Sigurado po yon. Tutuksohin ka niya, itetempt ka niya na huwag mong to pa rin yung mga goal na yon dahil ayaw niya na magtagumpay ka sa buhay mo. So, you need to say, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, ito po yung prayer of protection. So, here's step number five. Step five, I ask God for strength to reach my goals. I ask God for strength para maabot ko itong mga goals na ito, para matupad ko itong mga goals na ito. Dalawang talata, Philippians chapter 4 verse 13. Importante po ito. Philippians 4:13, for I can do everything God asked me to with the help of Christ who gives me the strength and power. Why? Because Christ is inside me at nandun yung power niya. Naka-plug in ako sa kanyang kapangyarihan. I can do everything. Another one. 1 Corinthians 10:13. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptations to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure.
Yun po yung pangako niya sa atin. Kung tayo po ay mananampalataya, if you are a Christian, pero sinasabi mo, hindi ko matulungan ang sarili ko, I can't help myself, talagang bumabagsak ako. Kasinungalingan po yun. Dahil sabi po ng Panginoon, God says, He will make a way out. Tutulungan Kanya. So, hindi ka tumitingin sa Kanyang solution kasi. Ayaw mo nung way out ng Panginoon. Ayaw mo yung paraan ng Panginoon. Ang sabi niya, He will make a way out so you will be able to bear yung temptation na yon. Number six, the prayer of victory. Ito naman po yung kataga dito sa Lord's Prayer. I love this, no? Ginagawa natin sa quiet time natin. Sabi nga na sa verse 13, For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay? So, ang maganda po dito, as we end yung quiet time natin, positive yung ending natin dahil nagtagumpay tayo. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Ang sinasabi lamang po niya dito, anuman ang mangyari sa buong maghapon, anuman ang mangyari ngayon, no matter how big yung problem ko, anuman ang kaharapin kong kapalpakan o problema, merong assurance that His kingdom and power will live. Magtatagumpay tayo. So here's the sixth step dito sa prayer na ito. Itong gagawin natin. I thank God for ultimate victory. So as you end yung quiet time mo, pasalamatan mo siya sa anumang tagumpay na gagawin niya sa'yo. I thank God. God, anuman ang mangyari sa aking buhay, ngayong araw na ito, sinisimulan ko itong araw kong ito, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko alam kung gaano kasama, kung gaano kapangit. Alam ko, Lord, ultimately, magtatagumpay ka, magtatagumpay tayo. And nobody can take that away. Gusto kong isipin na ganito eh, that one day, wala nang pain in my life. I like to think about this eh. One day, mawawala na yung pain. And that's good news. No more pain in my life. One day, no more suffering in my life. One day, no more insecurity in my life. One day, no more loneliness in my life. One day, no more depression in this world. One day, no more sadness dito sa sanlibutan na ito. No more jealousy. No more anger. No more conflict. One day, no more sorrow. No more broken bodies. No more COVID-19. No more pandemic. No broken minds. No broken illness. No mental illness. One day, God, you will solve everything. Hindi po tayo mananatili sa ganito pong kalagayan forever. One day, dadalhin tayo sa kalangitan. And nobody can take that away from me. Yung salvation ko. And I will live with Him forever and ever and ever. Let me show you two verses. Okay? Romans 8:38 hanggang 39. For I am convinced that nothing can ever separate us from His love. Death cannot. Life cannot. Angels won't. And all the powers of hell itself cannot keep God's love away. Our fears for today, our worries about tomorrow, or where we are, high above the sky, or the deepest ocean, nothing
will ever be able to separate us from the love of God demonstrated by our Lord Jesus Christ when He died for us. Magandang balita po ito, di ba? Panginoon, anuman ang pagdaanan ko ngayon, You will never stop loving me. Ito po yung good news. I can handle anything ngayon dahil alam ko kahit na anong mangyari, magtatagumpay. Meron akong ultimate victory dahil sa Diyos. Second verse, 2 Timothy 1 verse 12. I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So, hindi ko po kinakailangan alagaan yung aking kaligtasan. Dahil hindi ko kayang alagaan, hindi ko kayang alagaan yung kaligtasan. Ayan, dahil pumapalpak ako. Kapag pumalpak ako, pagka ako nag-ingat dito sa kaligtasan na to, pag pumalpak ako, wala na. Wala na yung kaligtasan ko. Sabi ni Pablo, I know whom I have believed and I am persuaded that He is able to keep. Ang Diyos ang nag-aalaga. Okay? And I have committed to Him until that day. He will keep me safe. And that's good news. Siya ang mamamanatili ng aking kaligtasan. And yan ang ginagawa ko sa aking quiet time. So, let's get practical, okay? Gusto ko, sa pagkakaroon nyo ng quiet time bukas ng umaga, pagising ninyo, Lord willing, gamitin natin itong mga pattern na ito. Okay? Hindi ko kayo ipapahiya, tatanungin ko kung sino mga nag-devotion. No. Hindi ko po gagawin yon. Pero let me just say, share to you two verses in closing. Okay? John 13 verse 17. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Napansin ninyo? Hindi kayo pagpapalain kung alam lang ninyo in knowing what I just taught you. No, wala pong blessing doon. Na narinig ninyo, alam ninyo yung tinuro ko. You only get blessed if you do. If you do it, sabi nga nun sa talata na yan, when you do it. Alam natin, knowledge is power. Opo, tama yun, knowledge is power. Pero, blessing is when doing. Ginagawa natin. Second verse, Santiago, Tagalog. Santiago, 4:17. Ang nakakaalam ng dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi yon ginagawa ay nagkakasala. Okay? Ayoko pong magkasala kayo dahil hindi ninyo nagagawa yung mga naturo ko na sa inyo. Really? Kapag ka nagturo pa ako, I teach more. Parang, pero hindi niyo nagagawa. Parang, ako pa yung nagiging dahilan na madagdagan yung pagkakasala. So, ayoko pong maging guilty po doon dahil ako pa yung naging dahilan ng pagkakasala ninyo. I mean, the point is, you need to practice. You need to apply. Alam ninyo yung dapat ninyong gawin. So you need to apply it. You need to do it. So, bukas po ng umaga, when you do your quiet time, gawin natin itong anim na hakbang na ito in our quiet time. I think about how much God loves me. I offer my life to be used for His purpose. I tell God I am expecting Him na sagutin yung lahat ng aking pangangailangan. Give us this day our daily bread. And then I receive God's forgiveness and release others. I ask for strength
for to reach my goal. And lastly, I thank God for ultimate victory. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang inyong pong mga salita ay napaka-practical at nakakatulong. Pero, baliwala po ito, Panginoon, hanggat hindi namin ginagawa. Oh, knowledge is not power. Pero acting on knowing gives us power. Salamat po sa inyong mga salita. Thank you that practical po siya at relevant. And may every person na nandito po makilala ka nila. Kung di ka pa nila nakikilala, Panginoon, sana tanggapin ka nila bilang tagapagligtas ng buhay nila. Panginoon, gusto ko tayong makilala pa. I want to trust you. I want to live for you. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. And as we end itong broadcast na ito, Father God, once again, I'm asking you for your blessing sa lahat po ng naaabot nitong broadcast na ito. Nasaan man sila, anuman ang kalagayan nila, igawad niyo po yung pagpapala na nararapat sa kanila. Sa pamamagitan po ng inyong lingkod, ipasa niyo po sa kanila yung pagpapala. Nawa sa inyo lahat ang pagpapala ng Panginoon Jesucristo. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo sumaatin nawa mula ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. Hold me as my father and hold me.
things, the price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of